panda, panda, panda. I got broads in Atlanta. Just a Dolly in the family. Credit cards in the scammers. Hitting the licks in the. Yun, good morning, guys. Actually, din mong good morning na. What? What the fuck? Kasi nakapagluto na kami, nakakain na kami. Nakapagpaligo na rin kami ng bata. So, this is my first vlog. Kung di pa kayo nakasubscribe, subscribe na kayo sa baba. So, ngayon, ihahatid natin yung nanalo ng Evo kagabi. Isang grand raffle. Tsaka ihahatid din natin yung Consolation 500. So, magbibihis na muna ako. Tapos, balik tayo mamaya. Bulaga! Ayan na, nakabisa tayo guys. At ihahatid na natin ang ating Evo helmet sa nanalo ng grand prize. Shoutout sa iyo, Boss Aljon. At sa nanalo ng 500, shoutout din sa iyo, Boss Arvin. So, hintayin niyo akong dalawa. Ipapako lang ang ating Evo at larga tayo. Go! Bulaga! Ayan na, nakaisa tayo. Dalhin na natin ang ating helmet at ang consolation prize na ayan, nasa likod na yung ating helmet. Okay, tara na. Okay, let's go. Taga lang, rinig ba ako sa audio? Hindi ko sure kung rinig ako sa audio. So bali, ano lang naman to, short ride lang naman to kasi taga rito lang din naman yung nanalo ng consolation prize at taga rito lang din naman malapit sa amin yung nanalo ng Evo. So bali, biglaang ano na to, biglaang content. Oh my God! Wow! Total, helmet naman ang i-deliver ko ngayon. Unang-una, ano bang kalagahan ng helmet? So guys, kung kayo ay hindi takot mamatay, at ayun yung mag-helmet, yan, di ba? Masabihin nyo, dyan lang ako, saglit lang, malapit lang yung pupuntahan ko, di ba? So isipin nyo na lang, may pamilya kayong uuya, no? May pamilya nag-aantay sa inyo, nanay nyo, tatay nyo, kapatid nyo, kung may asawa man kayo, di ba? Asawa nyo, sa anak nyo, yan, di ba? Kung di kayo itakot mamatay. At sabihin mong ikaw pinata o dalaga, di ba? Dahil karamihan ngayon, mga lady rider. Lady rider! Yan, aray ko. Marami nang nagbumoto na babae ngayon. Yan, di ba? Pahalagaan natin ang buhay natin. Helmet, isa yan sa pinakakailangan na isang motorista. Maliban sa lisensya, maliban sa maayos na kondisyon ng motor, di ba? Hindi naman natin masasabi ang insidente, hindi natin masasabi ang kapalaran, di ba? Kahit sabi mo maingat kang magmotor, kung may nakasabay kang kamote, nakatulad ko, di ba? pasensya, di ba? Di ba? Hindi natin masasabi yung ating oras. Kaya dapat araw-araw, oras-oras tayong nag-helmet kahit malapit lang. Yan. Yung isang tumaya sa raffle ay traveler dito sa JRS. Shoutout sa iyo, Boss Mark. Yan. Okay, nag-chat ako kay Boss Arvin sa pupuntahan natin ngayon. Dito lang sa Landayan. Yan, sa may bandang San Pedro. Eh, hindi naman nag-reply. Oh, malaman na lang kung pagdating natin mamaya doon kung makikita ko yung message kung mag-reply siya o hindi. Shout out sa may mga OBR. Happy Valentine sa inyong lahat. So this is my first vlog nga pala. So medyo hindi pa tayo sanay. Wala pa tayong alam na sasabihin. Yan. Kaya medyo pagtsaga na lang natin. Dito sa Binyan ay napakahigpit. Yan yun, di ba? Napakahigpit. Usapang safety gear muna tayo. Tulad nga kanina ng helmet. Isa sa kailangan. Balikan natin yung safety gears yun kasi naipasok natin yung mahigpit na city ng Binyan yan. Dito nga pala sa Binyan, bawal lang naka-chinelas, bawal lang naka-short at bawal lang naka-sando. Sa mga nagbabalak na dumahan dito sa city of Binyan yan, kailangan nakasapatos kayo. Kung hindi naman naka-close na chinelas tulad ng suit ko, naka-pantalon at naka-t-shirt or naka-riding jersey yan, para hindi tayo mahuli. Kasi kalimitan nga sa atin yan, tulad nga ng sinasabi ko, di ba? Ang daming pasaway na pasa na motorista. Maraming pasaway na motorista dito sa atin sa Pilipinas.
Kaya yung mga batas na pinapatupad ng LTO eh, masyado nang masakit sa ulo, di ba? Tulad na lang nung bagong inspection nga ng LTO, yan, MVIS, Motor Vehicle Inspection System. So bakit nga ba yan eh napatupad? So tingin ko sariling opinion ko lang, dahil nga maraming matigas na ulong motorista ngayon sa atin. Maraming nagmo-modified ng mga motor. Yan. Baklas dito, baklas doon, di ba? Kung ano-ano ang nilalagay sa mga motor na hindi naman advisable ng LTO. Yan. Kaya yan, si pinatupad ng LTO yan. Eh kung tayo ay marunong tumupad sa mga batas noon, hindi sana hindi nagsasuffer tayo. Hindi tayo lahat nagsasuffer, di ba? Pero at some point, mali din naman yung LTO. Kasi nga, di ba, pandemic na nga. So, marami sa atin nawala ng trabaho. Marami sa atin humina yung negosyo, di ba? Tapos, dagdag gastusin pa sa atin yan, yan. So, shoutout nga pala sa mga tumaya sa aking raffle. Maraming salamat sa inyo sa pagsuporta. Yan. Kay Boss Arvin Obrero, kay Edmond Alburo, sa pinsan at sa mga tropa, Juanito Ocampo, Severino Ocampo, kay Jimo Ortiz, yan. Diba? Sa mekaniko ko, naghahawak ng aking motor, nag-aalaga ng aking motor. Kay Boss Rafael Salvador, yun nga pala, shoutout nga pala, na umaulit ko lang. May bago silang shop sa tapat ng Robinson, Santa Rosa, yun. So, kung gusto nyo makamura at sa kung gusto nyo magaling ang humahawak at gagawa ng motor nyo, ayun ang recommended siya sa inyo. Recommended shop yan. Dahil subok ko na yan. Over 4 years to 5 years na ako nagpapagawa ng motor at siya lang ang nag-aalaga ng motor ko. So, paano? Hindi lang sa magaling. Napakabait pa na mekaniko nyan, si Boss Rap. Yan, dito tayo pasita. Malapit-lapit na tayo. Ay, Boss Arvin Obrero. Malaman natin kung siya ay nag-reply pag tigil natin sa landayan. So, saan natin siya iintayin, no? Dito na lang muna sa gilid. Tapos chat na lang muna natin siya. Para malaman natin kung saan natin siya pupuntahan. One eternity later. Ayan. So epic fail ang ating pagpunta dito kay Boss Arvin. Kaya na pa ako nagchat-chat sa kanya. Kanina pa ako natawag. Miski isa no reply. Tapos ngayon, balik na muna tayo. Ayan. Balik na muna tayo sa ating pinanggalingan. Kasi yung isa ring nanalo ng Evo helmet, no? Wrong timing. May deliver daw sila. Bali magchat-chat na lang daw sila pag nakauwi na. Kaya ngayon, sobrang epic ng bigla ang vlog na to. Ang bigla ang deliver, sobrang epic. Okay lang, di ba? Ano namang masama, at least medyo nakapagpahangin. Ay, kuya. Yan ang sinasabi ko kanina, kahit anong ingat natin. Huwag ka talagang may mga kamote tulad na, di ba, red light na. Yan, uso-uso kasi yan sa mga bayan-bayan eh. Yan, kasi ang mga law enforcer dito sa atin sa bayan-bayan, hindi ka naman sa nila lahat, di ba? Talagang maraming may tropa, maraming may kakilala, maraming nasusuhulan, alam naman natin yan, di ba? Maraming ano. Kaya iba, okay lang, di ba? Hindi sila takot mahuli. Kasi pag nahuli, kilala ko naman yan. Ay, kilala ko naman yung ano, may baker naman ako, di ba? Ayos ba yung audio ko? Kasi naka-face mask ako eh. Medyo ipit yung aking bibig. Hindi ako makapagsalita ng ayos. Na-inspired lang naman ako mag-motovlog kasi unang-una, lagi ako nakapanood ng motovlogs. Mahilig ako sa motor. Diba? Gusto ko rin kasi yung anak ko, paglaki ng anak ko, makita na si daddy mahilig sa motor. Gusto ko rin kasi mahilig yung anak ko sa motor. Diba? Kasi alam na
diba? Mas convenient dalhin ng motor kaysa sasakyan. Mas trip ko talaga magmotor eh. Mas masarap magmotor. Mas masarap magmotor kaysa magsasakyan. Kasi pag nakamotor ka, singit dito, singit doon. Yung oras mo na nahalos natitriple. Yan, nabubulol ako, gawa ng face mask. Yung oras mo na halos natitriple na sa pagsasakyan o sa pagkakumyot, diba? Eh, halos napapawasan dito sa pagmumotor. Yung halos doble na oras na ginugugol mo sa pagbiyahe, pagpasok at pagalis. Pag nagmotor ka, eh, tsak. Baka yung oras mo na normal na biyahe, mawal mo lang ng 30 minutes. Diba? Pero kailangan syempre, kailangan natin samahan ng pag-iingat sa pagmamaneho. Hindi naman porke matagal na tayo nag-motor. Hindi naman porke alam na natin yung kalsada. Talagang hapit tayo ng hapit, di ba? Hindi tayo bira ng bira. Tulad nga na sinabi ko kanina, uulitin ulit natin. Kahit gaano tayong kaingat mag-motor, kung talagang may kamote kang makakasabay, eh tsak, pasasyahan na lang kayo. Tulad ko, kamote. Ito yung pinapaborito ko dahil dito sa kanlana eh. Wala, kasi freeway lang siya. Kasi naging paboritong daan dito sa may parte ng Binyan. Yung vlog naman natin na hindi araw-araw, yan ay sinisingit lang natin pagka day off natin sa trabaho. Vlog si ate, mukhang pagod na nakalaylay na pa. Shoutout sa ate. Malapit-lapit na tayo makauwi. So dito ko natataposin yung vlog natin. Yung ating short vlog for today. Yan, ulitin ko lahat na happy Valentine sa atin lahat, sa mga single, diba? Sa mga single dad, sa mga single mom, sa mga may partner, diba? Happy Valentine sa inyo lahat. Walang dahilan para maging malungkot. Isipin natin na ang Valentine ay hindi lang para sa mag-asawa, mag-boyfriend. Para yan sa mga taong nagmamahalan. Mahal ka ng kaibigan mo, mahal ka ng magulang mo, diba? Happy Valentine sa inyo. So yan, dito ko natatapusin ang aking vlog. See you to the next vlog. And I know that they watching. They keep showing up in my place, always knocking. Knock, knock, bitch, I've been standing right here. Been over 3 years and then you just got here. Man, get me a beer and open up the mirrors. Let me show you now what you've been missing for years. Call it premiere, I could take a boy's name and smear or take it up a gear.